MAPI 2, ito ay physical education. Ang ating pag-aaralan, ang pamagat ng ating aralin ay pagkilos gamit ang iba't ibang kagamitan sa saliw ng tunog sa loob o labas ng kapaligiran. Ito ay pang fourth quarter, module 1, week 1 to 2. Dalawang linggo itong pag-aaralan. Tayo tumuloy sa ating aralin. Mayroon lamang tayong life encouragement na aking i-share sa inyo o ibabahagi sa inyo. Makikita natin ito sa Efeso chapter 5 verse 29 ang sabi, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Salip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update ka po sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang layunin sa araling ito ay na ipapakita mo ang kasanayan sa paggalaw na sumasabay sa tunog ng musika gamit ang iba't ibang materialis na matatagpuan sa loob at labas ng kapaligiran. Isa-isahin natin ang mga larawan na narito. Ito ang una ay bola. Ang bola ay pwede nating magamit sa pag-i-ehersisyo. Ginagamit ito kapag naglalaro ng basketball. Okay, pangalawa naman ay laso. Ang laso pwede nating magamit din sa pag-i-ehersisyo. Gamit ang laso. Ang pangatlo naman ay ang hula hoop. Ang hula hoop ay magagamit din natin sa pag-i-ehersisyo. Nakakadagdag ito ng sigla at tuwa sa pag-i-ehersisyo natin. Narito ang mga larawan na nagpapakita ng mga kagamitan na ating napag-usapan kanina. Ito ay pwede nating magamit sa pag-i-ehersisyo. Ang larawan ay tumutukoy sa isang batang lalaki na gumagamit ng laso sa pag-i-ehersisyo. Nasubukan mo na bang gumamit ito? Ano ang iyong naramdaman? Ako kapag gumagamit ako nito, masaya ako. Lalo na kapag lahat ng mga bata sa aking klase ay gumagamit ito, sila ay tuwang-tuwa. Nakakadagdag siya ng sigla at tuwa sa pag-ehersisyo. Pangalawa naman, ano ang ginagawa ng bata? Siya ay magaling. Siya ay gumagamit ng hula hoop. Ito ay nakakapagpabawas na magagamit natin kung tayo ay nagbabawas ng ating taba sa ating baywang. Ayan, nakakadagdag din ito ng tuwa, sinasabayan ng musika sa ating pag-ehersisyo. Ang larawan ay tumutukoy sa isang batang gumagamit ng hula hoop. Ito naman ang isang larawan. Ito ang bata ay naglalaro siya ng basketball. Ang pagbabasketball ay isa ring paraan ng ating pag-i-ehersisyo. Ang bola ay magagamit natin sa pag-i-ehersisyo, pagpapalakas ng ating immune system at ang ating katawan. Ang larawan, ito'y tumutukoy sa isang batang lalaki na naglalaro ng basketball. Okay, subukan naman natin ang mga sumusunod. Sa gabay ng iyong mga magulang, magagawa natin ito o pwede ikaw na lang din ang gumawa. Una, ang gagawin mo, subukan natin gawain bilang isa o unang gawain. Hawakan ang bola paharap. Habang hawak-hawak mo ang bola, hawakan ito ng paharap. Pwede kang humarap sa tao o kaya sa iyong nanay habang ikaw ay pinanunood o ang ibang kasapi ng pamilya. Ang pangalawa mong gagawin ay itataas mo ang bola. Itaas ang kamay, hawak ang bola. Magagawa mo yan. Madali lang yan. Ang pangatlo, hawakan ang bola paharap. Ayan. Magagawa mo yan. Mabilis lang. Ang una ay hawakan ng
paharap. Pangalawa, itaas ang bola. Pangatlo ay paharap ulit. At pang-apat ay ibababa muna ang kamay, hawak ang iyong bola. Ang una mong ginawa ay paharap, sunod, pataas. Ang kasunod, paharap ulit at saka pababa. Kaya mo bang gawin? Nagawa mo ba ito ng maayos? Napakahusay mo. Ang galing-galing. Okay, ulitin ang hakbang hanggang sa masanay ka sa mga hakbang na ipinapakita. Anong kagamitan ang ginamit mo sa gawain? Ang sabi natin na ito ay bola. Nagawa mo ba yan ng maayos? Okay, pangalawang tanong. Naisagawa mo ba ang gawain ng maayos? Kung nasagawa mo, napakahusay mo. Ang galing-galing mo. Pangatlo, nakasunod ka ba sa tempo ng musika na iyong napili habang isinagsagawa ang mga hakbang? Yan, pwede mo yun sabayan ng isang musika hanggang paulit-ulit na masanay ka. Kung nakasunod ka, ang galing-galing mo dyan. Okay, pang-apat, kaya mo itong mag-isa o kailangan pa ba ng ibang tulong? Kaya mo ba? Kung kaya mo mag-isa, napakusay mo ang tatag ng mga kalamnan mo. Ang galing-galing mo. Pero kung kailangan pa ng tulong, huwag kang mag-alala. Gagabayan ka ng iyong kasabi na pamilya. Panglima, ano ang naramdaman mo habang isinasagawa ang gawain? Ikaw ba'y masaya o malungkot? Kung masaya ka, napakahusay mo, nag-enjoy ka, natuwa ka na isinasagawa mo ang gawain ito. Okay, pangalawa namang gawain, sa tulong ng mga kasama sa bahay, gawin ang mga sumusunod na hakbang. Sagutan ang mga tanong pagkatapos isagawa ito, katulad ng ginawa natin kanina. Una, kagamitan. Ang kagamitan naman natin ay laso o improvised na materialis na matatagpuan sa loob ng tahanan. Okay, tingnan natin. Ayan, sabayan mo ang video na makikita sa iyong screen. Okay, sabayan natin. Okay, ano ang ginamit na materyales sa pag-ehersisyo? Magaling! Ang ginamit na materyales sa pag-ehersisyo ay laso. Yung mahabang laso tapos may stick sa dulo upang iyong mahawakan. Pangalawang tanong, naisagawa mo ba ng maayos ang gawain? Kung naisagawa mo, napakahusay mo, napakatatag ng iyong paa at kamay.
Pangatlo, nakasunod ka ba sa tempo ng musika habang isinasagawa ang mga hakbang? Napakagaling mo dyan kung iyong nasundan. Okay, kaya mo ba itong gawin mag-isa o kailangan pa ng tulong ng iba? At bakit? Okay, kung hindi mo magawa dahil isang paa lang, nagbabalansi ka, okay lang yon. Magpatulong ka sa iyong magulang. Kung ito naman na iyong nagawa, napakagaling mo, napakahusay mo. Panglima, ano ang naramdaman mo habang sinasagawa ang gawain? Okay, kung ikaw ay masaya, malakas na palakpak para sa iyo. Ang galing-galing mo dahil natutuwa kang sundan ang isang ehersisyo. Maganda yan. Okay? Gawain pangatlo naman bilang pangatlo. Isulat ang tama kung isinasaad ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi wasto. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ang simpleng paggalaw ay tulad din ng pag-eersisyo. Tama, mali. Magaling, ang ating sagot ay tama. Pangalawa, sagabal ang mga materyales sa pagsasagawa ng mga gawain pampalakasan o pag-eersisyo. Ating sagot ay mali, hindi ito sagabal. Okay, pangatlo. Ang musika ay nakakadagdag ng enerhiya upang maisagawa ang pagkilos ng maayos. Tama, mali. Nakakabilig ka, ito'y tama. Pang-apat, kailangan aktibo ang isang bata sa pag-ehersisyo. Tama, mali. Magaling, tama. Kailangan aktibo ka. Okay, tandaan natin. Gamit ang hula hoop, bola at lasso na may kasamang melodiya o melodiya, utunog ng musika ay nakakabuo ng isang magandang galaw o kilos. Hindi lang ito ang pwede nating magamit sa mga materyales. Marami pa ang pwede nating magamit na kagamitan sa pag-ersisyo. Sa iyong panunood, sana may natutuhan ka sa ating napag-aralan. God bless. Ingat.